Thank you.
Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Di siya malulupig ng kanyang kaaway ang mga masamay di magtatagumpay. Aking dudurugin sa kanyang harapan silang namumuhi na mga kaaway. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Makahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawagin Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw nito na pinagkaloob niyo sa amin upang maling manambahan sa inyo sa araw po ito. Dalangin ko po na maranasan po namin ang inyong presensya at pagpapala sa mga oras pong ito na amin pong iaalay sa inyo. Dalangin ko po na mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga salita na aming maririnig na magmumula po sa inyo. Ikaw po ang gumamit sa bawat isa sa amin upang maipahayag mo ang nais mo sa buhay ng bawat isa sa amin at maranasan namin ang kapahingahan sa inyong presensya. Muli, sa inyo po namin dinadala ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang bagong araw, bagong buhay, bagong pagkakatiwala. At awa sa kagandahan ng araw na ito na iyong nilikha, masilayan sa aming mga buhay ang isang nagpupuri at may pagsamba sa iyo na aming Diyos na hindi nagpabaya ni tumalikod kailanman. Hayaang maranasan namin ang kagandahan ng araw na ito sa gitna ng iyong presensya at maranasan namin muli ang isang mas mataas na antas ng pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na Jesus naming Panginoon. Amen. Ang ating pagbasa sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa ikalawang Samuel, Kabanata 7, mga talata 1-13, 18-20. Ito po ang sinasabi. Ang kasunduan ng Diyos kay David. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko'y yari sa Sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay suma sa iyo." Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan?"
Mula nang ilabas ko sa Egypto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon itolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang pinuno tungkol sa tahanang Sedar na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa niyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, o Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Purihin po ang Panginoon sa isang banal na pagkakataon upang tayo ay magsama-sama sa isang diwa ng pagdulog sa Panginoon. At ito ay yung ating pagsamba bilang isang pamilya ng Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang bagong araw at pagkakataon na kami ay iyong tinipon upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marapating mapa-aming kalagitnaan, O Diyos, ang iyong presensya at ito ay magdulot sa amin ng isang bagong karanasan at bagong pagkaunawa sa nilalaman ng aming lakbayin bilang iyong mga anak. Lumalapit nga kami ng may pagkapakumbaba at pagkilala maging sa aming mga naging pagkukulang, sa aming mga naging hangganan at sa aming pagsuway sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo nga kami, O Diyos, aming isinasamo upang ang aming pagdulog sa iyo ay hindi mawalan ng kabuluhan. Sa halip, ito ay magdulot sa amin ng pagpapala at ng isang karangalan na kayo po ay aming madulugan at mapaglingkuran. Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin na iyong mga anak sa gitna po ng panahong aming pinagdaraanan, isang panahon na puno ng kawalang katiyakan, ngunit kami po ay patuloy nagsasalig ng aming tiwala at pag-asa sa iyong makapangyarihang kamay. Samahan mo nga kami muli, O Diyos, sa lakbayin ito ng aming pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa isang pagpapatuloy ng ating lakbayin sa banal na kasulatan na kung saan ating pong susundan ang bahagi ng aklat ng ikalawang Samuel, kabanatang 7, talatang 1 hanggang 13, hanggang talatang 18 at 20. Ayan po. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan pong When God Says No to Your Plans. Kung tatagalogin po, kung tanggihan ng Diyos ang iyong mga nasain. Ang talata po na sa atin na binasa kanina ay naglalarawan patungkol sa isang may tuturing na napakagandang araw at panahon sa buhay ni Haring David. Siya po ay naging hari ng Israel
At ang kanyang bayan po sa pangunguna ng lingkod ng Diyos na ito ay naging iisa at nasa gitna ng kapayapaan. At dito po ay makikita natin na si David bilang hari ay kanya pong tinamasa ang isang panahon ng pamamahinga. Sapagkat sa panahon ng kanyang pagiging hari ay napakarami pong mga digmaan, ano, na bago pa siya maging hari nga napasubo na po siya sa digmaan hanggang siya ay maging hari. At dito po ay nahimasmasan siya, ano, sapagkat natigil ang mga pagsalakay, pakikipagdigma at pakikipagtagisan sa iba't ibang mga makapangyarihang bansa sa paligid ng kanilang bayan. Para kay David po, ang panahon na ito ay panahon din upang magdili-dili, ano, at alalahanin ang mga naging pagkapala at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at gayon din sa kanyang buong bansa. Habang si David po ay nagdidili-dili, ano, sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, ang kautusan, isa pong pangitain ang sumilang sa kanyang puso. Ayan. Ibig niya na magtayo ng isang permanente na templo para sa Diyos. Ayan. Napagdili-dili niya na oo nga naman, mula nang si Moses ay tawagin ng Panginoon upang ilabas sa bayan ng pagkaalipin ang Israel, ay hindi po nagkaroon ng anong kailanman na templo ang Panginoon. Wala hong katedral na itayo man lang, ano? Ayan. Ang nasa puso ni David ay magtayo ng isang permanent na masasabing tutuluyan ng Diyos upang ipahayag niya ang kanyang kalawalhatian sa bansang Israel. Ang ibig na naman ni David ay maalis ang presensya ng Diyos sa isang temporary na tent. Nasa tent lang ang presence ng Diyos, nagpapakahayag siya, kinakausap niya ang mga propeta at iba pa sa pamamagitan ng tent na 'yon, ano? At mula kay Moses hanggang sa pagpasok ng lupang pangako, eh nandoon lang sa temporary na lugar ang Diyos upang makipag-usap sa kanila. So, ibig ni David, magkaroon ng isang nararapat at permanenteng lugar na kung saan pwedeng magpakahayag ang Diyos. Pero ang wala namang problema, actually, dahil nasa kanya ang lahat ng kakayahan, nasa kanya ang lahat ng resources, ano, para yun maisakatuparan. Pero meron isang problema na kasalubong ang panaginip na ito, pangitain na ito sa buhay ni David. At iyon ay nang sabihin ng Diyos na hindi siya pinapayagan. Nang sabihin ng Diyos na hindi ikaw ang magtatayo ng templo, ang iyong anak. Well, sa bahagi po ito, mga kapatid, pinakaibig, titingnan po natin ang naging reaksyon. Ano yung naging tugon ni David sa pagtutol o pagtanggi ng Diyos sa kanyang balakin, na sumilang sa kanyang puso. Ayan. Meron pong tanong ngayong umaga, mga pinakaibig. What do you do when God says no sa iyong mga pangarap, sa iyong mga binabalak, sa iyong plano? Well, dito po makikita natin na ipinakita po ni Haring David kung ano ang dapat nating gawin kung sa harap ng ating napakagandang pangarap, layunin at plano, ay sabihin ng Panginoong,
hindi yan ang plano ko. Okay. Tingnan po natin isa-isa, mga kapatid, ang mga talatang ito na ngayon ay ating sisilayan. Okay, una po, the desire David expressed. Ayan, doon po sa talatang una hanggang tatlo. Yung pong nasain kanyang ipinahayag. Ano ba yung nasain na niya? Ang nasain niya, sabi doon sa talatang una hanggang tatlo, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Yun, ano. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginagampala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan, si Propeta Nathan, okay, at sinabi, ang tahanan ko'y yari sa Sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Sumugot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Maganda naman yung sagot ng propeta. Ang problema nga lang, hindi mo na tinanong ng propeta ang Diyos kung okay ba yung plano, no? Well, ito, una, yung desire, no? Yung nasain ni Haring David ay kanyang ipinahayag sa pagsabi niya nga niya, ganda-ganda ng bahay ko, ng palasyo ko, pero ang bahay ng Panginoon, ganun lang. tent lang, ano? Okay. So, una, ito po ay isang mabuting hangarin o nasain, ano? It was a good desire, ano? Ayaw, hindi niya matanggap na siya ay komportable sa isang palasyo habang tinitingnan niya doon sa baba yung para sa Panginoon. Okay. Sabi niya, parang hindi yata okay. Hindi ito tama, ano? Kinakailangan magkaroon ng tamang lulugaran ang Diyos sa kanyang karangalan at kabanalan. Well, it was indeed a good desire, no? At si David po ay hindi naman pinagsabi lang doon sa agad-agad ng ayoko. meron namang sinabi ang Panginoon ng maganda. Pinuri naman siya doon sa mga susunod na talata, no? Pinuri siya. Kasi maganda nga yung kanyang plano. Okay. Ngunit, nakasabi din po na itong planong ito ni David para magtayo ng templo para sa Diyos ay isa din pong mabiyayang nasain. It was a gracious desire, no? Hindi po hinihiling ni David na sa puntos na yon, ano? O sa panahon na yon ng kanyang buhay ay hindi niya desire na tumanggap mula sa Diyos kundi magbigay sa Diyos. Napakaganda, no? Hindi siya nanghihingi sa Diyos. Gusto niya magbigay sa Diyos. And he wants to give something back to God who has given him everything sa kanyang buhay. Well, hindi po ba napakagandang nasain yan ng bawat isa sa atin, sa ating kapanahunan, that we could never possibly repay the Lord for all that He has done for us. Kulang ang ating buhay. Sabi nga ng matatanda, tagparin man daw ang isang anak, kulang pang makabayad sa kanyang magulang. Yung sabi ng matatanda. Well, ganun din po tayo mga kapatid. Wala tayong paraang masasabi upang mabayaran ang Diyos sa kanyang mga ginawa sa atin. Hindi naman niya tayo hinihingi na magbayad, no? Ngunit dapat meron pong desire, meron pong nasain sa ating panloob na katao na kung saan siya ay ating may layuning parangalan at luwalhatiin kahit magkano pa. No, kahit magkano pa. pero yung si David, napaka-gracious nung kanyang nasain. Pangatlo, sa ilalim po ng desire na ito, ay it was a godly desire. Isa pong makadiyos na nasain. Bakit? Sapagkat wala siyang anumang natatagong dahilan. Walang ulterior motives, ano, in wanting to build the Lord's house. Okay? Ang kanyang desire lamang ay makita ang Panginoon na maluwalhati at maparangalan. Ibig niyang maitaas ang Diyos at ibig niya ang Diyos ay tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan na marapat para sa kanya. Well,
Truly, David possessed a godly desire. Well, maganda po ang may magandang panaginip, no? Magandang layunin, magandang pangitain. Ngunit kinakailangan po natin, ayon po sa talatang ito, we need to be certain that our dreams are from the Lord. From the Lord. Ayan. Bagamat si David po ay mayroong mabuti, mabiyaya at makadiyos na nasain at layunin, pangitain, ang kanyang nasain was not from the Lord. Gusto niya lang. Ayan. At in-encourage pa siya ng lingkod ng Diyos sa si propeta natin, gawin mo ang ibig mo. Ayan, okay. So dito makikita po natin na si Nathan po hindi man lang nag-pray, ano? hindi man niya kinonsulta ang Panginoon about this matter. Ano? Maganda, maganda yung plano ni David. Wala namang pangit. Ano? At salamat sa Panginoon sa isang panaginip, sa isang pangitain na maglingkod sa Panginoon. Well, there is nothing wrong with having a dream, ano? We simply need to be sure that our dreams are from the Lord and that they are part of His plan for our lives. Oh, dapat kaakibat doon ng plano sa ating mga buhay. Kapag ang isang pangitain ay mula sa Diyos, tayo po'y makatitiyak na ito ay magaganap sa kanyang sariling panahon. Well, pangalawa, hindi po lamang pinahayag ni David ang kanyang nasain, kundi naranasan niya yung pagtanggi ng Diyos. Oh, the denial David experienced. Ayan, pangalawa. Talatang 4 hanggang 17 po yan. Ano? Ang pagtanggi na kanyang naranasan. Naranasan niya na ba? Tanggihan ng Diyos sa inyong balak. Okay. Nang si Nathan po'y umuwi sa kanyang bahay at siya'y nagpahinga, kinausap siya ng Panginoon ng gabing iyon. Ano? At ang sabi sa kanya, sabihin mo kay David ang mga salitang ito. Ayan. Ang sabi doon, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Talatang 4. Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, sabi niya, wala pa akong bahay na mahasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa rin ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Sedar na dapat kong pirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Maganda po yung introduction. Okay. Then, sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una. Okay? Ano sabi doon? Sa halip na si David ang magtayo ng templo para sa Panginoon, ang Diyos ang magtatayo noon para sa kanya. medyo po nakaka-discourage, no? Na, may ino-offer kang maganda tapos tinanggihan, ano? Pero sabi doon sa talatang 12, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At pahahatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ano ba ang nilalaman ng kanyang yung pagtanggi ng Diyos sa kanya? Meron siyang hangarin na kanyang pinahayag, pero ito po ay
pinanggihan. Oh, okay. Ang pangarap po ni David ay nilinang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun po ang laging batayan eh, yung biyaya ng Diyos. Okay? Ito ay nilinang din sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Naging tapat ang Diyos sa kanya, kaya dapat lang niyang ipagkaloob ang bagay na ito. Ngunit dito may makikita natin na sa talatang 12 hanggang 15, ang isang pakikipagtipan ng Diyos kay David. Ayan. Ang tawag po dito ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan ay the Davidic covenant. Ayan. Ang pakikipagtipan ng Diyos kay David. Ayan. Pinangako ng Diyos kay David na siya magkakaroon ng anak. Okay. At ang anak niyang yan ang hahalili sa kanya bilang hari at magtatayo ng templo, etc., etc. Well, malungkot, ano? Bakit yung anak ko? Eh, andito na nga ako, eh. Pwede yan sabihin yun. Well, dito po mga pinakaibig, na napagtanto ni David na ang kanyang nasain, ang kanyang pangitain, na maging sa ating mga buhay ay gayon din, ay hindi palagi ang bahagi ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang ating matututunan dito? Sometimes God says no to our dreams and to our plans. At kung gagawin niya yon, hindi iyon para tayo ay pasakitan. Ano? Hindi po tayo malungkot. Hindi po tayo masiphayo. Ano? Ito ay ginagawa ng Diyos sometimes upang tayo ay maging mabuting tayo. Ayan. At sa pagsunod doon ay matutupad ang plano ng Diyos. Well, David planned that he would build a temple for the Lord. And that would be the end of it. Pero hindi pala yun ang gusto ng Panginoon. No? Oo. May plano ang Diyos na hindi sinasabi sa kanya at yun ang oras na kailangan niyang malaman. Kaya siya, masasabi kung tayo pong lalagay sa kanyang kalagayan, nakaka-dismaya naman. Nag-offer lang ako eh. Tinanggihan. Well, alam niyo mga kapatid, siguro po tayo po yung nakasaksi na sa naging kamatayan ng ating mga pangarap o panaginip. Ano? Nakita na ba niyo yung plano niyo nung kayo ay kabataan na hindi natupad sa inyong pagkakaroon ng edad? Well, hindi dahil sa hindi natupad, wala na. Ano? Binaliwala tayo ng Diyos. At kadalasan, ito yung nagdudulot ng malalim na hinanakit, ano? Kalungkutan at panghihinayang. Okay. Doon po sa Scotland, ano po, isa pong pamilya na ang apelyido by Clark, ano, ang nagkaroon po ng panaginip. Ayan. Itong mag-asawang ito ay meron silang 9 na anak, ano? At ibig ng mag-asawang ito na sila ay lumipat sa Amerika. Doon sa land of the free. Ayan. Okay. Para po matupad yung kanilang pangarap na yon, sila ay nagtrabaho ng talaga ng todo-todo, ano? Sila ay naghigpit ng sinturon, yung nagtipid, ano? At nag-ipon. Ayan. Dumating ang araw na naisampanan nila yung amount na kanilang kailangan at lahat ng mga papeles ay naihanda na para sa kanilang napipintong pagdalakbay sa isang bagong buhay na kanilang haharapin sa lupain ng mga malaya. Ayan. Nagawa na po yung pagkuha ng ticket doon sa shipping lines, okay? At sila ay tumang-tumang lahat, no? Kasama ng kanilang 9 na anak, ano?
Ngunit sa hindi po inaasahan, alam natin na ang panahon po ay laging may dalang trahedya, no, sa buhay ng maraming tao, lalo na sa ating panahon ngayon, ano? Pitong araw bago sila magbiyahe, ay nakagat ng aso ang kanilang bunsong anak. Disgrasya. Okay. Pitong araw, okay. At hindi naman masyadong grabe yung pagkakagat ng isang asong gala, ano? Ang ginawa ng doktor, tinahe, kasi nawakwak ng konti, ano? Tinahe at ginamot. Ngunit, sa hindi nila inaasahan, yung doktor na, kasi pa mga doktor na natatawag pumupunta sa bahay, ano? Ngayon po, pumunta sa clinic nila. Okay. Bago umalis yung doktor, nang siya magpaalam, nagsabit siya ng isang kulay dilaw na babala doon sa harap ng kanilang pintuan. Oo, ayan. Na kung saan, ang dilaw na babalang ito, okay, ay nagsasabi sa lahat sa paligid na sila ay dapat huwag lalapit sa bahay na yon. Sapagkat merong maaring possibility na mahawa sila sa rabies noong nakagat ng aso na bata. Okay. Unknown dog ang nakagat, ano? Gala, ano? Ang kanilang barko na sasakyan ay paalis sa loob ng isang linggo, 7 days. At ang pamilya po ay ikinwarantin sa loob ng 2 linggo. Kinakailangan manatili sa loob ng kanilang bahay, sila kinamanatili na hindi sasakay sa barko na kanilang pinaghandaan. At ang kanilang mga pangarap ay nawalan lahat ng kabuluhan. Yung tatay, oo, sa labis na galit, ano, na sa inis na nangyaring yon, ano, para bang hindi naging mabuti ang kapalaran sa kanila, ang sabi niya, at siya ay galit na galit. Pero siya ay tumalilis, no, pumunta sa pier, no, at tinanaw ang barko na kanilang sasakyan na paalis na. Ayan. Siya ay nagdinanakit sa Diyos, ano? Siya ay naihilis sa kanyang bunsong anak, ano? Bakit ba nakagat pa itong batang ito? At siya ay umiiyak. Siya ay nagmumura. Ayan. At siya ay padabog na naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Ang sama nung kanyang mga sinasabi. Oh? At yun ay nanatili ng ilang araw. Ngunit matapos ang ilang araw, ay napabalita noong April 15th, ano, ng taon na yon, ng buwan na yon, na ang kanilang barkong sasakyan sana, papunta sa isang bagong uri ng buhay, ay lumubog. Ayan po. Yan po yung barkong Titanic. Nang malaman yon ni Mr. Clark, ano, sabi niya, at narinig niya na 1,500 na pasahero ang namatay, nagbuwis ng kanilang buhay. Tumakbo siyang papalapit sa kanyang bunsong anak at ito'y niyakap niya ng mahigpit. Ano? Niyakap niya ng mahigpit. Ano? Sabi niya, sa kanyang sarili, nagkamali siya. Oo. Ano? Nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon. Hindi na siya naghinanakit sa Panginoon. Hindi siya nagmumura. Ano? Sapagkat ang kanilang buhay ay naligtas. Ang trahedya ay naging isang tagumpay para sa kanila. Mga kapatid, sa araw na ito, maaring hindi mo nakamit ang iyong gusto sa buhay. Ngunit, hindi ibig sabihin ang Diyos ay nakalimot na sa iyo. Hindi kanya pinabayaan kailanman. At ang kanyang biyaya ay naging sapat upang ikaw ay magpatuloy magpahanggang sa ngayon. Well,
Kapag sinabi ng Panginoong hindi sa ating mga panaginip, sa ating mga layunin, it is because He has something far better in mind for you and me. Ha? Okay. Ang panghuli, mga kapatid, the response David exhibited. Ang ipinahayag niyang tugon. May tugon siya dun sa rejection eh. Ni-reject eh, no? Okay. Ito isa pong mapagpakumbabang tugon. A humble response. Doon po sa verse 18. Sa halip na siya magdamog, sumibangot, magmokmok, siya po ay pumunta doon sa tent. Ano? Na kung saan siya ay humarap sa Panginoon. Naupo. No? Naupo. At kanyang sinabi ang ganito, ako po at ang aking pamilya, talatang 18, ay hindi karapat dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin. Ayan. Panginoong Yahweh, maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Ano naging response ni David? Oo, siya po ay in-acknowledge po niya na he was unworthy of God's blessings. Yeah. Pinuri niya ang Panginoon. Oo. Pinasalamatan niya ang Panginoon, no? Bagamat siya tinanggihan ng Panginoon sa kanyang magandang pangarap, magandang plano. Ito po ay hindi po lamang may tuturing na isang mapagpakumbabang tugon, no? Humble response, but it is also a holy response. Isang banal na pagtugon. Ayan. Sapagkat tinanggap niya willingly ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Merong plano ang Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos ang magtatayo para sa kanya. At ang itatayo ng Diyos ay isang pamilya na mananatili sa pagkalinga ng Diyos, pangunguna ng Diyos, pagpapala ng Diyos, pagtitiwala ng Diyos, at sa pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Hindi hari, kaharian ni David. Oh? Okay. At hindi lamang po ito isang banal na pagtugon. Isa rin po itong marangal na pagtugon. An honorable response. Doon po sa talatang mga sumusunod, ay makikita po natin ang sinabi po sa verse 27 and 29. Sabi niya, Yahweh, makapangyarihan Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ang loob na manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Okay. Well, mga kapatid, again, what should our response be when God says no to our plans? We should first remember that we are who we are and have and what we have because of His pure and perfect grace upon our lives. Kung sino ka ngayon at ano ka ngayon, yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kailangan alalahanin po natin na tayo po ay luwad lamang, clay lamang, at ang Diyos ang magpapalayok. And we should assume the place of a humble child before God's presence and trust Him to do what is best. Okay? Ang ating dapat na maging layunin sa buhay sa maikling panahon na ito na ating tatahakin ay yung hindi po natin maabot ang ating mga pangarap. Oo. Sa halip, atin pong tingnan, sundan ang walang kapintasang biyaya at kabutihan ng Diyos para sa ating mga buhay. Well, there is no greater honor than being what? Used by God to bring glory to His name. Kahit na sa pagkakataong hindi natin gusto yung naging paraan. hindi nasunod yung gusto natin. Well, David was not allowed to build the Lord's temple, but he was allowed to make preparations for the fulfillment of that dream.
Hindi po siya bumitaw, ano? Bagamat hindi siya magtatayo, inihanda po niya ang lahat ng materyales. Doon sa unang Kronika 22, talatang una, galabing siyam, makikita pa din ang ginawa ni David. Siya ang naganda ng lahat ng materyales, ipinundar niya ang lahat ng gamit para sa construction, at si King Solomon na kanyang anak na humalili sa kanya ang nagtayo noon. Well, kung ano po yung ating dapat alalahanin sa mensaheng ito, mga kapatid, ay sometimes we will not see our dreams fulfilled until we are willing to let them go forever. Bitawan natin sa kamay ng Diyos. Ano? Dito po ako magawa ka sa isang kasaysayan, isa pong bantog na larawan, isang painting, ano po, ng ating Panginoon. Ayaw ko kung nakakita na kayo noon. Ako, nung ako po'y bata pa, meron kami sa bahay namin noon eh. Picture na ang Panginoong Jesus ay kumakatok sa isang pinto na walang doorknob. Nakita kayo yan? Nakita niyo na yan? Tapos, yung pinto ay may gumagapang na ng mga halaman, ano? Kumakatok ang Panginoon sa labas. Eh, wala namang doorknob eh. Walang hawakan. Okay. Yun yung larawan na yun, yung famous picture na yun, painting na yun, sa St. Paul's Cathedral, doon po sa London. Ano? Ayan. Kung kayo po ay magkapalad na makarating doon, bisitahin po nyo yung St. Paul's Cathedral sa London. At nandun po yung picture na yun ng Panginoon na kumakatok sa isang pintuan na ginagapangan ng mga halaman at walang doorknob. Okay. Katok siya ng katok. At yung larawan na yon ay nakakabit po doon sa cathedral na yon sa mahabang panahon, ano? At dahil yung cathedral na yon ay napapalibutan ng napakaraming mga kalye, ano? Dumating ang panahon ito, ang picture na ito, larawan ito ay naging marumi na. Oo, hindi yung kulay niya ay hindi na yung dati. Okay. Kaya yung mga pamunuan ng katedral ay nagpasya na ito ipalinis. Tumawag sila ng isang expert para maglinis at kinuha ang nasabing painting o larawan. Okay. Laking gulat ng mga nagpanggal, tinanggal po nila yung painting na yon doon sa pinaka-kwadro. Tinanggal po. Kinalas, ano? Okay. At nang kanilang simulang linisin, mga kapatid, mga kaibigan, meron silang nabasa doon sa baba na nakasulat. Sabi nila, mukhang hindi yata nababasa ito, sabi nila. Kasi, natakpan na siya ng alikabuki. Oo. Pero lahat ng pupunta doon, tinitingnan yung panayon, larawan na yun. Oo, no? Maraming patingin-tingin lang. Pero, hindi na nila nababasa. Kaya nung malinis na nila ng husto, yung larawan, ito ang nakasulat doon sa larawan, sa painting. Ang sabi doon, "Forgive me, Lord Jesus, that I kept you waiting so long." Patawarin mo ako, Panginoong Jesus, dahil pinaghintay kita ng matagal na panahon. Kaibigan, hanggang kailan maghihintay ang Panginoon sa atin sa isang maganda at maayos sa pagtugon kung meron siyang tinatanggihan na mga balakin sa ating buhay? Hanggang kailan mo siya paghihintayin? Well, meron bang kapaitan sa iyong puso dahil hindi nasunod ang iyong gusto? Well, kaibigan, ito ang iyong pagkakataon. Katulad ng painter na yon sa St. Paul's Cathedral sa London. Well, it is more better for us to pray that prayer bago mahuli ang lahat. Kailangan bang maghintay ng Panginoon sa atin ng matagal bago tayo tumugon? Tumugon na may dangal, tumugon na may kabanalan, at tumugon
ng makatwiran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Tayo manalangin, aming Diyos, kami po ay narito muli nag-aalay ng mga handog ng pananampalataya sa iyong kabanalan at kalawalatian. Muli nga ang iyong tanggapin, O Diyos, sa mga kaloob na ito. Kalakip ng aming mga buhay na naglalayo na ikaw ay aming patuloy na maparangalan at maitanyag sa aming mga buhay at sa aming kapanahonan. At ito po ay aming inihiling at ibinabalik sa tanging pangalan na Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Muli, O Diyos, winawakasan namin ang gawaing ito ng pagsamba. Hayaang sa aming paghayo, muli naming masumpungan ang iyong pangunguna, ang iyong makapangyarihang kamay na siyang sa amin igagabay at magtataguyod sa mga sandali na aming tatahakin. Samahan mo nga kami, aming isinasamo, Panginoon, sa isang madilim na kapanahon ng aming pinagdaraanan.
Tulungan na ito ay magdulot sa amin ng ibayong pananampalataya at pagsasalig ng aming buong tiwala sa iyo. At ito po ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala at pagkalinga ng ating Panginoong Hesukristo, at ang walang hanggang pakikipisa ng banal na Espiritu ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. To you.